Hello guys, good afternoon. It's MedTech Rider. For today's vlog, mag-walk around lang ako sa aking Benelli Imperiale 400. And konting comparison ko dito sa aking Yamaha XSR 155. Medyo madumi itong XSR kasi hindi ko pa siya na-car wash. Itong yung Benelli ko naman is kakatapos ko lang i-car wash kaya medyo makintab-kintab pa. So bali ano ko lang, papakita ko lang naman yung mga nabago ko sa kanya or yung binago ko. So ano lang, walk around. So yan, ikutan muna natin. So ayun, tapos natin maikutan. So ngayon, isa-isahin ko yung mga nabago ko na dito. So unang-una is unang-una yung makikita is ito, fork boots. Fork boots. Bali pinakabit ko siya sa ano, sa kasa. Bali nabili ko siya online sa Shopee. Ang ano nito, sukat nito pang Honda Rebel 500. So yun, ito yung medyo hirap akong tanggalin tong ano kasi para maikabit kasi to, kailangan nating ano ialisin dito. Kumbaga yung shock, suhugutin mo siya bago mo ipasok tong rubber. So sinubukan kong i-DIY. Hindi umubra kasi wala akong ano, kulang ako sa tools. Kailangan kasi ng ano to. Hindi ko alam anong size to eh. 21 o 24 o 23. Ayun, kaya nung nagpa first PMS ako, doon ko na siya pinasabay. So nasa around 500 pesos yata bili ko nito. And then itong sunod, pang protection sa talsik. So ito, ayun yung protection sa talsik kasi pag maulan or basa yung kalsada, sobrang talsik nito, pati yung patos mo matatalsikan. So ayun, next sunod ito, engine guard or crash guard. So itong binili ko is ano lang, budget friendly lang actually, pang ano to eh, pang rouser, budget rouser or Kawasaki ba yun, basta yung rouser na ano. So yun, so wala siyang bracket. Kailangan mo lang siyang paggawa ng bracket. Pero meron siyang kasamang ano bang tawag dito? Yung parang U-bend na ano, na U-bolt ba tawag dito? U-bend na parang bolt siya. So ito yung ginamit ko. Ayun, madali siyang ikabit. Tapos sa baba naman, kailangan mo ng spare na ano. Kung may metal na spare ka na may butas, or i-drill mo na lang. So yun, pwede siya dito. So yun yung ginawa ko. Sobrang tibay naman niya. Sa tingin ko kahit matumba to, hindi basta-basta matatanggal to. Ayun, mura lang din to. Nasa magkano bili ko nito? Nasa 300 plus. Okay din siya eh. Kasi ayoko yung pang-imperiale talaga kasi medyo makapal yung ginamit na bakal tapos mabigat eh, napakabigat na nga na imperiale, ayoko na masyadong dagdagan yung bigat niya. So kaya ito yung inano ko, tsaka hindi siya ganun kalapad, so para sa akin tama lang siya. And then eto, ito ay pang Honda CB650 na visor.
So, bali nilagyan ko talaga nito para kabitan ng RFID. Kasi matagal kasi dumating to. Kaya noon pa install ako, hindi pa rin dumarating kasi to eh. Kaya sa ano ko na nilagay? Sa headlight. Ah, hindi, I mean yung nag-i-install dun sa NLEX sa headlight na niya nilagay. Kasi ito pag nagpakabit ako dun sa RFID sa Skyway, baka dito ko na siya ilalagay. Papalagay. And then itong sa headlight, ang negative dito sa headlight kasi mainit. Sobrang init nito eh, yung original na bulb. Kaya yung ginawa ko, nagpalit ako ng LED na bulb. Yun yung pinalitan ko yung stock niya. So ito hindi siya mainit. Kaya may iwasang masunog tong RFID. Kasi pag yung stock na bulb napakainit niya. So marami akong nababasa na nasusunugan ng ganito, RFID dahil sa bulb napakainit daw. Pero ito siguro 2 weeks ko na siyang nagamit. Hindi talaga siya mainit yung LED. Kaya ayun. Okay siya. And then ito. Clutch lever and brake lever. So online lang dito sa Shopee. Adjustable siya. Ito. Yan. Pwedeng palayo, pwedeng ilapit. So syempre short rider ako kaya maiksi din yung mga daliri ko, kaya ayun, laking tulong nito, adjustable. So sagad siya, ayan yung pinakamalapit. And then napofold din siya, ayan, foldable. Swak na swak siya dito sa stock na sabitan. And then ito naman, MotoWolf. MotoWolf na handlebar riser. So, dalawa kasi ang pwede mong option pa na ikabit to eh. Pwedeng pataas siya. Yun yung parang naka-rise talaga yung handlebar mo, nakataas. Or pag ganito. Yung ganito naman, is lalapit sa'yo yung handlebar. So, mas prepare ko yung ganito. Papalapit sa akin yung handlebar. Tapos ayun, yung original na ano ba tawag dito? Yun yung kinabit ko rin. So binalik ko lang yung original, pa may binili pa rin nakalagay. Yun, maganda yung MotoWolf, matibay naman. And then ito para sa cellphone. Then bar end. Yung original na bar end niya is nandito, nilagay ko sa XSR. Ito 'yon. Kulay black. Ito yung original na bar end ni Benelli. So 'yon, medyo lang siya. Medyo kita lang yung space, pero okay lang sa akin eh. Tapos yeah, mas gusto ko siya kasi chrome. Medyo dagdag classic look. Ito, tsaka kasing bigat lang din ito dun sa original niya. Nasa 450 grams yata itong dalawa na pag pinagsama yung dalawa. So 420 to 450 grams. Same lang ng weight, kaya okay din siya. So ano pa ba? So sinilagyan ko siya ng riser, handlebar riser. So nabibitin yung cable, clutch cable. So ang ginawa ko, reroute lang, ilipat mo lang siya. So sa gilid ko lang siya para hindi ganoon kabatak. Sakto lang din. Actually bumili pa ako ng clutch cable.
sinubukan ko yung pang Royal Enfield na Classic 350, pero medyo short, mas spiky pala yun, mas mahaba itong kay Imperiale, kaya hindi ko siya nagamit. So ano pa bang iba kung nilagay dito? Ito, do horn pala. So yung stock horn is isa lang, di ba? So pinalitan ko siya ng itong nabili ko is Denso. Denso yung brand, dual horn. So ang ginawa ko, in-install ko siya ng parallel connection. Tapos yun, ang ganda na ng tunog niya, para na siyang ano, pang-kotse yung tunog. Hindi na ako nagano ng malaking horn. Okay na ako, satisfied na ako sa tunog niya eh. Malayong-malayo dun sa stock. Nadoble kasi yung ano niya eh. So maganda yung tunog, parang pang-kotse talaga yung tunog niya. Tapos ako lang nagkabit nito, madali lang naman siya. Madali lang na may kabit. So yun pa lang, ito pala. Pinag-ano ko lang, nilipat ko lang ng pwesto. Diba ito, binili na, ano bang tawag dito, yung emblem. So nilipat ko lang siya dito. Ito siya. So pinagpalit ko lang sila. Parang maganda kasi ang design nito eh, para siyang pang Harley Davidson. So yun, pinagpalit ko sila dito. Tapos naglagay ako ng Italian flag. Wala lang. So yun. And then kadena ko medyo madumi, hindi ko pa siya nailinisan kasi wala pa namang kalawang eh. Tsaka last week naglinis na ako ng kadena. Tapos yun, yung meron dito na bakal eh, yung stock dito, meron nakalagay ito na bakal. Ayun naman is pang support sa ano dito sa tawag nito, plate number holder. So nakasupport siya dito. Tapos yun naman, parang harang din yun para pwede kayo maglagay ng side bag. Eh medyo na hindi ako nagagandahan dun eh, kaya tinanggal ko siya. So wala namang epekto. Ang pinaka-purpose lang talaga noon, pag naglalagay ka ng side bag, para hindi tumama sa gulong mo, at support na rin dito sa plate number holder. Pero mas gusto ko siyang ganito eh, parang walang nakaharang, so mas malinis tingnan. Ayun, kaya tinanggal ko siya. And then sumunod, yung binago ko eh, stuck pa rin naman tong ano niya, yung shocks niya. So ang ginawa ko lang dito, binaba ko lang siya sa pinaka lowest na settings. So ito na nga yun. Madali lang naman siyang i-adjust eh. So kung may ano kayo, screwdriver or may basta may bakal kayo na kasya dito, so move niya lang, madali lang siyang i-ano, adjust. So sinagad ko na siya pababa para hindi ko mahirapan, kasi nga 5'4 lang ako eh, medyo hirap din ako nung una. So malaking bagay yun, in-adjust ko siya pinaka lowest setting. And then itong spring, ang original na ano kasi nakaangat ng konti ito eh. So yung ginawa ko, pinutulan ko yung spring. Siguro ang nabawas ko dito is ano, wala pa namang kalahati, siguro ano, nasa siguro 1/3 yung nabawas ko. Ayun, laking tulong din siya. Bumaba, hindi ko na kailangang ano, hindi ko na kailangang patabasan. So saktong-sakto na siya. Ano pa bang inano ko? Parang wala na akong naisip. Ayun, last, sa clutch pala, nilagyan ko ng extended arm. Ano bang tawag dito? Parang extended arm ata tawag dito. Ito talaga totoo na kalambot siya ng clutch. So ang ginawa ko, yun nga, nabili ko rin to sa Shopee. Pang ano to eh, pang yung pinili ko pang Cafe 400, yung pang Motorstar Cafe 400. Pero yung original nito is mahaba. So binawasan ko lang din siya, kasi pag hinabaan ko pa eh, hindi na atatama na dito eh. So inano ko lang, nasakto dito, hindi tatama sa bolt.
tsaka sa bakal na itong holder niya. So yun lang yung ginawa ko. Ayun, tas sobrang ano, lambot na ng clutch niya. Yun, laking tulong din to ah, nakakalambot ng clutch. So by the way, kaka-change oil ko lang nito kahapon. Kasi hindi na ako nagpa-change oil muna sa kasa kasi wala silang filter. Twice na akong nagpa-PMS doon, wala pa rin silang filter. So bumili na lang ako sa Shopee ng filter. Ayun, swak naman siya dito. Tapos ako na lang din naglagay ng oil. Ayun. Oh, medyo maambon. So, yun lang. Yun lang yung mga nabago ko dito. So, siguro in the future, ang una-una kong susunod na upgrade, siguro tubeless. Gusto kong ipa-tubeless tong ano. Kahit ipa-convert siguro into tubeless. Itong accessor, mamaya ka-car wash ko yan. So, ito lang muna. Yun lang yung nabago ko so far. So, thank you for watching.